Okay, good evening po, no. As you all know, hindi pa pumaganda yung aking pakiramdam dahil yung throat ko parang malapang boses, no. So since yesterday. Puro replay lang po 'yon, puro uploaded, re-uploaded. Tama ba 'yon? Re-uploaded. So sabi ko, I really need to, you know, make and record this. Although ganito pa rin yung boses ko. Kung hihintayin kong umiki ang boses ko, baka matagalan pa, no? So, dahil tungkol po ito sa Unholy Trinity sa English, no? At ito po yung tandems ni Satan, the Antichrist, and the False Prophet. Alam po ba ninyo, hindi lang po talaga talagang sabik na sabik si Satanas na magkatawan tao eh. Hindi lang yun eh. Nakita ko in every way, in every occasion, ginagaya niya talaga ang Diyos. Ginagaya niya ang Diyos. Ang Diyos kasi may tatlong persona. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Our God is three in one. Tandaan nyo, our God is three in one. May God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Parang isang piling ng saging. Pag bibili ka ng isang piling ng saging, isa lang yun, di ba? Isang piling. Pero madami. O, ganon. Sa Diyos, tatlong persona. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, distinct person sa bawat isa. Hindi sila the same, no? Hindi totoo yung sinasabing si Jesus, siya rin yung Holy Spirit, at siya rin yung Ama o yung Father. Hindi po yun. Iba si Father, iba si Son, iba si Holy Spirit. May kanya-kanya silang gawain. Ito nga po tayo papasok eh. Ito nga po mga gawain na ito. Alam, anong gawain ng Father? I don't intend to make this vlog long, no? Para makapagpahinga rin. Ano-ano ang gawain ng Father? Siyempre, siya po ang nagplano. The planner. The Father is the planner. Alam natin. And, okay, sino ang tumupad ng plano? God the Son, Jesus Christ, rather. Siya po ang namatay sa cross. Ayun yung plinano ng Diyos. Noon-noon pa man ang mamatay si Jesus Christ sa cross. Okay. At ngayon, sino nagdadala ng mga kaluluwa? Okay. Doon sa tinapos na gawa ni Jesus, God the Holy Ghost, God the Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo. Alam natin. So, ang Trinity, no, the three Godhead, yung natawag natin three persons in one Godhead, nagkakaisa sa gawain. Isang gawain nila, di ba? So, alam po ba ninyo si Satanas, okay. Para social, si Satanas ay di nagpatalo. Oh, siyempre, kukunin niya yung pinakamataas na na pwesto. Siya yung magiging planner, di ba? So, si Satanas, siya yung Father. Equivalent siya ng God the Father. Sa pagiging Unholy Trinity, ha, don't get me wrong. Okay, siyempre, meron siyang, eto na po tayo, meron siyang puppet. Yung puppet niyang ito ang imimimik niya yung God the Son, si Jesus Christ. Ito yung personified ni Satan sa lupa. Sino yan? The Antichrist. Pare-pareho pa po natin hindi kilala yan. Okay? At ngayon, merong isang sigaw ng sigaw. Lumapit kayo sa kanya. Lumapit kayo. Ang pag-asa nyo nasa kanya. Sino yon? Sino yon? Parang John the Baptist ang role. Pero ito, we're talking about the Holy Trinity. So, ipupunta natin dito. Sino ba yung nagkukumbik ngayon sa mga tao upang tanggamin si Jesus? Ang God the Holy Spirit. So, ang God the Holy Spirit kumakatawan doon sa ano? Sinong pinipresent sa Unholy Trinity? Yan po yung false prophet. So, talagang kompleto po sila, no? Si God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Trinity. Yan ay Diyos. The creator of the universe, no? At ang Unholy Trinity, yan naman po ang kasamaan na talagang walang kapara o walang katulad, no? Sino yan? Si Satan, yung Antichrist, at yung false prophet. Mag-dabarkad yan. So ayan, I hope nakita po natin yung gawain po nila, talagang similar eh. Ginaya niya eh. Talagang pinaharalan ni Satan, no? So ito po yung sasabi ko po. End times na po tayo. And anytime po na magra-rapture na po at pag nag-rapture, lilitaw na nga po yun ang Antichrist. So hanggang dito na muna po. God bless everyone.